Hello, good afternoon. So today is November 15, 2022. So we have a job today. Yan. From Sitio, Nugarat, Barangay San Juan. Ano to? Taytay Rizal. Okay, Taytay Rizal. Okay. So shout out sa mga taga Rizal from shout out kay Sir Kenneth Francisco Alup. So yan. Ito yung pare-repair niya. So, buksan na natin. Hindi lang natin pakita yung kanyang cellphone number. Or privacy na rin. Baka may mag-text sa kanya na chicks. Ayan. So, buksan natin siya. Sir Alup. Okay. Already. Oops! Teka na. Oops, na-cancel yata. Napindot yung ano, keyboard. Ayan, nag-pause ba? So, already recording pa ba? So, ayan, tumatakbo pa ang ating record. Okay, let's open Sesame. Okay, balot na balot. Ayan siya guys, labas na natin ang binalot. Plastic. Plastic na plastic. Bubble wrap. So, yun yung ating sirain na natin to. Mukha namang hindi maganda ang balot. Sirain na natin yung pagkakabalot. Maganda eh. Yan. Masyado, binalot ng tape. So, balot na balot ng tape. Okay. Lasing maganda ng balutan na. Eksaktong eksakto. Siguro, box to ng ano. Okay. So, let's open. Turn! Oh, may love letter po tayo guys. So, love letter natin dito ay Sapphire RX 480. Ah, 460. 2 GB lang siya. OC. No display, pan spinning. Okay. 2 GB lang pala siya. Ah, oh, meron tayo nito. Itong modelo. This is a old model. Yan, ganyang modelo. So, yan. So, may mga palaman pa. Yeah, so ganda ng kahon niya. Talagang gumawa ng paraan para sa kahon. Okay. So itong ganitong video card actually, yan. So I think matagal na siyang hindi pinapalitan ng thermal paste. Madali masira ang chip nitong ganito. Kasi ang chip nito ay maliit lang po. Hindi siya malaki. Yung sobrang maliit lang siya kaya yung temperature niya pag nag toast na to toasted ang chip ng mga gantong modelo yung mga ganitong ano kasi no display siya I think wala naman siyang ano ayan wala naman so sinilip-silip ko na so test natin baka magka-display bigla okay so let's power on let's remove all So, wala naman tong ano eh. Tawag dito. External power supply. Okay, let's power on. Okay, let's see if we have a display or... Okay, pan-spinning siya. So, wala naman tayong display sa external monitor. Wala tayong display. Yan. So, na-display tayo. Yan. Try nating voltage checking sa likod. So, check natin dito. Voltage checking tayo. So, dito natin sa side na ito kasi dito kita yung ating tester. Nataklo ba ng ating thermal camera? Okay, yan.
So, test try natin dito kung mayroon yung ating 0.8 volts. So, present din yung ating 1.8 volts. So, present din siya. So, ibig sabihin, no display siya, pero present. So, wala naman siyang overheated parts. Okay, I think dead yung core kasi wala siyang ano, wala siyang heat. Wala siyang heat temperature. So, check natin to. This is a tingnan natin kung open. Okay, lumiba naman yung fuse. Check natin. Okay, wala siyang fuse. Ah, hindi siya fuse. Kalimitan ito, nasisira to. So, napansin, overheated siya. Ayan. Check natin to. This is a primary voltage, so 5 volts. So, check natin yung gitna, 11 volts yung nasa gitna. Sa kabilang side, so this is siguro ground. Okay, ground siguro. So, itong malaki. So, 5 volts din. Then, 11. 11.6. Okay. So, about this gate, in gate. So, check natin in gate, 3.3. So, present siya. May value. So, check natin ang BIOS. Kung may VDD siya. May VCC. Yan. So, okay naman. Mayroon siya. So, tingnan natin tong ano, may coil dito. So, baka naman walang voltage. Okay. Present naman yung coil. So, overheated itong IC na to. So, pag mga ganito guys, I think, toasted ang chip nito. If toasted yung chip na, not declared as not repairable. So, may display tayo sa onboard. Oh, wala pala. So, walang display onboard. Okay, ibig sabihin, detected ang ating GPU pero nakahang. Okay, let's power up. Okay. Yeah, so, problem natin, detected ang ating GPU, ang ating video card, but hang, nakahang. So, ibig sabihin, may madadamage itong ating ano. Okay, so remove na natin yung tornilyo. Yan, habang tumatagal, dumadami ang ating mga nagchat-chat sa atin, ang mga nakipag-communicate sa atin. Kaya, so hindi po natin yung lahat ay ma-assist ng maaga dahil sa sobrang dami. Yan, kaya minsan nagchat-chat kami kahit gabi. Yung ating working hours, 8 a.m. to 6 p.m. only. Ayan, kaya minsan kahit gabi, nagchat-chat ako, nagre-reply ako. Ayan, so sobrang dami talagang papagawa sa atin. O nag-inquire. So marami na nagtitiwala sa atin. Sobra-sobra. Sobra labis. Ayan. Kaya sa mga gustong magpagawa, kung hindi man kayo ma-replyan, huwag po magalit. Kundi maghintay lang po kayo, re-reply po ako dyan. Magre-reply po tayo. Okay, ito yung sinasabi ko. Maliit lang yung chip niya. Limitan, madali ito masira. Natotoasted siya. AMD chip. Ang ano kasi, voltage kasi nito, BB, ano lang, kukunti lang yung anong functionalities na, no? So, depende sa user. So, may mga user kasi ng AMD, kaya wala tayong magagawa. So, hindi naman ako user ng NVIDIA. User din ako ng video card. Pero, yung isa experience lang kasi. Nakapokus lang ako ng experience na it's come to lifespan ng ating video card. Mas matagal yung lifespan ng mga NVIDIA. Saka, mas malawak ang support. Kasi yung NVIDIA, kahit ordinaryong tao, pwede mong i-test yung GPU chip or VRAM kung may problem. Compare dito kay AMD na hindi mo siya matetest oras na na-dead na yung wala ng display. Yan, hindi mo na matetest yung VRAM niya. Yun yung mga differences. So, sa lawak ng support. Yan. Ang NVIDIA para yung Philippines. So, tayo, ginagamit natin yung mga kahit luma na.
So yung AMD para yung US. Pag after na ng kanyang lifespan, tinatapo na kahit marerepair pa. Ganun siya. Parang Japan US ganyan. Tornilyo. Oops. So sa Philippines kasi kaya hangga't nagana, hangga't pwede pa hinagamit pa eh. Parang sasakyan. Ganun tayo eh. So try natin to i-fix kung ma-resolve natin yung issue. I think wala naman siya shorted kasi pag mga shorted kasi either may mga wala yung mga voltage supply natin sinundot kanina din or else computer na turn on if shorted. So let's try to check again. Okay, this is my multimeter. Let's see what happened. So let's put on diode mode. So let's check first. Okay, this is a basic step procedure. So 12 volts, then so 3.3 volts. So okay naman siya. Ayan, sa mga gusto magpa-shoutout, sorry guys, di ko kayo ma-shoutout lahat, di ko na kasi matandaan. So, super busy tayo, nandun na kasi tayo sa sobrang maraming ginagawa. So, ayan. Ayan, hindi ko na kayo ma-shoutout lahat. Okay, this is coil. So, dito yata ito. Try natin dito sa mga... Okay, hindi naman siya shorted. Pag ganito kasi, ano eh. Problem lang nito, yun yung sinabi ko eh. Sa chip. Check natin to kung open or baka naman okay. Present pa rin. So, meron dito mga nilibanan. So, yan. Yun yung problem. So, inspection natin by microscope. Ito tayo ng microscope. Ayan. Oops. Ayan. So, yan siya. Toasted na yung kanyang, ano. So, tanggalin natin yung, ano. Baka kasi butas na pala yung chip. Eh. Repair pa tayo ng process pa tayo ng execution. So, kasi nabubutas ito eh. Lalo na yung mga tagiliran niya. Nagka-crack siya. Ayan. Nagka-crack itong mga chip na ito eh. So, mukha namang walang butas. So, hanap tayo ng possible damage. So, just try. So, hindi ko alam to kung ito ay 0.9. So, I think 0.9 yan eh. Pag mga AMD kasi 0.9. So, siguro engage to. So, check natin. Let's inspect. So, this is 12 volts, I think. 12 volts ito or 5 volts. Pero I don't know. So, wala akong idea. Ah, 756. This is, I think, sa VRAM controller. VRM driver. So, I think may problem ito. Itong ano ito, may problem din ito. Ito kasi ang nag-uon ng ano, ng mga gates ni mga MOSFET. Sa mga Sapphire brand, so magaganda yung kanya mga pins din, basta-basta napuputol. So, detected siya. So, try natin mag-power. Tingnan natin. Oops, di pa tayo. Dito. Sipatin natin sa...
Okay, try natin sa ano. Temperature. So, baka yung masilip tayo. Baka thermal cam. Okay. Check lang natin kung mayroon tayo mga assistance na heat. So, power on. So, init yung chip niya. Ibig sabihin, heating. Chip is heating. But no display. Okay. Pero hindi siya ganun kainit ang chip. So, 38 lang siya. Yan, umiinit na siya. Check nga natin tong coil na to kung mayroon. Pero wala siya. 43. Pero wala yung coil eh sa VRAM. VRAM. So, check na to. So, mayroon siyang 0.8. Wala eh. 11 volts. Pero wala siyang output. Okay. Let's turn off kasi 44 degree na siya. So, upon checking, no voltage. No voltage dito saan na to. Dito. Wala tayong supply na pumapasok. So, either replace tayo nito. So, in case. Kasi umiinit ito eh. Wala lang tayo nito. Ito lang yung mga dead. Check natin ang kanyang, oops. Okay, diode na tayo para hindi na ako mag-change ng tester. So, yung mga fuse. Okay, buo. So, walang pro. Ano to eh, walang, ano, check natin ang gauge kung shorted. So, hindi naman. Hindi rin. Yung coil. So, dito siya. Wala siya dito eh. Check natin to. Siyempre yung 2R. 0.8. Isa fuse. I think buo naman siya. Buo din to. So, ngayon may problem tayo. So, ohms tayo. So, meron tayong 7.6 ohms. So, this is 2R8, 2R2. So, 8.7 versus 7. Kasi 2R na nasa 2 ohms. Okay, so hindi naman to shorted. So, hindi shorted yung capacitor. So, I don't see any shorted over here. Over here. So, this is not shorted. Okay. Okay, this fuse is not shorted. This capacitor. Okay, not shorted. So, we need to check the MOSFETs. Okay. Let's see. Check the MOSFET. Then, replace the sa 7256. I don't see any voltage over here. So just wait for a while. Let's check. Voltages. Ano yan? Stress test mo na? So let's power on. So I don't see any voltage on our bipex. I think bipex. So, chip natin ay nag-overheat na. So, wala tayo dito. Ito wala. So, wala tayo dito nagmula. May 11.
11 volts tayo. So, dito 5. Dito wala. So, wala. Okay. Okay, 8 volts. So, let's turn up. Sige, son. Test mo na yan. Pati na ilong ko. I think we need to replace the... Kaya lang may problem yung ating VRAM. Kasi VRAM yung naging cost niya ni kaya nagkaroon ng issue. Para may shorted na ano, check muna natin ano ba to. 7256 ibig sabihin ang ground nito nasa gitna. Okay, check natin kung may shorted. So kasi walang lumalabas nitong voltage. Okay, tayo na. So diode mode, diode lang tayo. I-check ko lahat ng pins. Itong pins na to, so not shorted naman, may reading. So, bakit siya hindi nag-on? 6.6. Okay, hindi siya. 0.6 lahat siya. Ito mababa. Itong kabila na to. Yan. So, baka ma-experience ko na naman to. Okay. Mababa yung isa yun. Kasi hindi yun ground eh. So, remove natin to. So, meron tayong capacitor pa ambugan natin ay pa ganun. Palabas pa ganito. Okay. Para hindi mahagip ang capacitor. Seventy. So, tanggalin natin yon. Tapos, check natin yung MOSFET kung 111 pa rin siya mamaya. Pag tinanggal natin, makikita natin kung may problem yung ating MOSFET. Kasi mababa yun eh. Okay, may display yung ating ni-repair kanina. So, hindi ko na-videohan yun. So, hindi natin siya na-i-vlog. Kung alin yung ano, dalawa na yung nakalipas. So, yung kanina na-vlog ko, hindi naman na-repair. Yung hindi ko binalag, yun naman ang na-repair. Tapos ngayon, meron na naman. Hindi ako nag-vlog. Tapos na-repair naman siya. Tapos ngayon, itong i-re-repair natin na to, ay baka nagsasalitan. Okay, so yung ground natin, yung nasa gitna. Yan, so napansin ko lang dito para siyang ano, mapapansin nyo guys, yung ano siya, may di ano, yan o, may color yellow, yung ilalim. Dapat kasi hindi siya color yellow, baka siya, nagkaroon siya siguro ng problem. Kasi may color yellow siya, pansin nyo ba guys? Yeah, yellow siya, madilaw-dilaw, yan o, bagay na. Baka din ako saksak. Ah, nabunot niya. Oh, hindi nakasaksak yung hard disk. Ito, nabunot. Oh, nabunot yung ano. So, nabunot. Nabunot yung black. Ayan. So, check natin yung kabila. Kahit natanggal natin yung ating ano. So, kanina, ang red lang niya, ang reading niya is 0.111 millivolts. So, check natin kung 100 millivolts pa rin siya. Dito yun eh, sa side na to. So, meron siyang 107. So, di ko sure kung sira itong ano na to, capacitor. So, may connection siya dito. Ah, okay. Sakto lang naman pala kasi papunta kasi siya dito eh. Sa coil. Kaya yung reading niya is smallest lang. Pero itong nakita ko na yellow na ito. So, nag-iisip lang ako. Baka kasi sira siya. So, tingnan natin. So, ang enable kasi nito. Tingnan natin ha. Saglit lang. Well, yung nirepair ko kasi kanina. So, hindi natin na-videohan.
Tingnan natin, ha. Oops. Saan na ba ako pumunta? Okay. So, check natin yung enable niya. Kung saan area para maituro natin. Okay. Okay, yung enable ay... So, number 7. Ha? Huh? Hindi. Hindi number 7. Enable is number... Okay, number 7 nga. Ilan ba ang paan nito? Apat-apat, di walo. So, ito yung enable. So, may supply tayo dito kanina eh. May nakita akong supply. Ibig sabihin, wala siyang lumalabas dito. So, palitan na natin siya ngayon. Ang IC. Sana gumana. Pag hindi gumana, may reason kung bakit siya hindi gumagana. Either, ito kasi, itong ano na to, itong block na to. So, malaman natin mamaya. Try muna natin bago tayo mag speak out. So, sa yung mga IC natin. Okay, check ng IC. 76. Ah, dun ba? So, wait for a while. I'm finding my ICs. 7256. Ayun, 7256. Okay, so palitan natin ng 7256. Ha? Huh? Dikit-dikit na yung mga ICs ko dito, ah. Yan. Magano itong mga ICs na ito, eh. Saan na yung isa yung tinanggal ko? Hindi ko na saan na ilagay. Ako, kalimutan ko na naman kung saan na ilagay. Okay, never mind. So, hindi ko napansin yung isa. Ayun, nasa ilalim pala. Ah, I forgot always. I forget everything. So, ito. So, pin 1 natin ay dito. Yan, so. So, try na lang natin. Sana mag-works. Okay. So, detected na yan. Radeon TM RX 580. 4GB lang siya. Ha? 4GB lang. Yan. Oh, 4GB single pan lang. Hindi, meron kasi niyang 8GB. Single pan? Oo. Marami na niyang radio na yan. Dual pan. Sa MSI, marami niya. TMD na naman. TMD radio. May mga tumalsik sa mga balls. Two balls. Galing sa ilalim. So, ating ayusin ng hinang. Para sigurado. Oh, nakapatong na. Nakaganto pati yan. Ba't yan nakaganyan? Nice mo ba? Okay lang yan, okay lang. Ganun talaga yan. High-tech yan eh. So, retouch. So, retouch natin yung mga paa para sure. Okay, tapos i-cleaning natin siya ngayon. Where is my... Pag hindi gumana ay... So, ang problem ay kasi wala tayong schematic. Yun lang yung problem natin sa ganito. Eh, hindi naman nagbibigay ng schematic yung ibang ano eh, factory. So, palabasin natin ang kanyang
Okay, sa the school for a while. Okay. So we need to call. Yeah. Yan, medyo busy-busy tayo. Busy-busy. Ito sa IC, sulat mo. Sino ba yung ano niya? Oh, yeah. 2,000 total. Kasama parts. So, 4GB, 1.5. Plus 4GB plus parts. So, 3 pyesa. Ha? Huh? Hindi. Wait. Parang may sira ang ano nito. Nangyari dyan. Parang may sira ang ano nito. Chip. GPU chip. Ako, kaya nasira yung ano eh. Nasira ang chip. Kaya siguro nasira yung kanya ano. Nag-shorted. So may nag-display siya pero ano siya. Nasira yung kanya chip. O pang mining to. Ano ba nakalagay? Unknown siya eh. Pero working siya na ano, maayos. Hindi naman siya error code 33. Oh, pang mining yata ang ano nito. Tanong mo yung mayari. Kung pang mining. Kasi nakaano siya oh. Zero yung ano. Zero yung GPU. And guys, pinalalamig ko lang siya. Kasi nag-apply tayo ng heat. Hinang eh. So, meron kasi na stress test dito. So, ito siya. Ngayon siya guys. Kaya lang nakapang mining siya. Yan. Yan. So, detected naman siya. Kaya lang. Para siyang ano, nakasira yung memory clocks niya. Ibig sabihin, either may problem pa rin talaga siya. Kasi ano nyo yung pixel rate niya eh. Hindi siya binabasa. So, na-repair ko nga ito. Problema naman. Sira naman. GPU clocks naman din na binabasa. Yun lang problema. Shut down natin. Tanong mo saan galing yun? Parang sira yung chip niya eh. Okay, testing naman natin itong pinalitan natin. Ha? Parang di ko pala na-edit tari. Yung pangalan na yun pa rin. So, yung title din natin na-edit. So, Sapphire to. Sapphire. Sapphire RX, hindi ko na edit. Ha? RX Ben 480 2 GB. No display. No display lang siya. Okay. So, ang address natin ito ay Tay Tay Rizal. Tay Tay. Bakit yung pang-mining?
Eh, sira ang chip niyan pag ganyan. Kapag hindi yan ay ano. Okay. Oh, yun lang mahirap. So, hindi ko alam kung bakit ano siya. Mayroon natin siya. Yung GPU clock siya hindi nagre-rate. So, test natin tong isa. Kung may papasok ng Korean na ano, na display. So, try natin. Okay. So, check. Sana mayroon. Kasi sayang yung IC, nag-replace tayo. So, we need to power on. So, let's power on. And check natin kung mayroon. So, mayroon siya 1.3. Ibig sabihin dapat may display siya. Bakit siya wala pa rin? So, may release na siya 1.3. There is still no display. Ayan. Ayan guys, yun ang problema natin. So, meron na siyang voltage. Pero no display siya. So, power off natin. Baka nabigla lang siya. Kailangan mag-reboot ng BIOS. Ah, meron. Meron palang naka-anong nakalagay yung hard disk. No display pa rin siya. Okay. Nakahang pa rin. So either may problem nga yung ating may problem din yung ating unit. So baka kaya bumigay yung kanyang chip, yung ano, VRAM chip natin. Kaya bumigay. So, meron na tayong voltage dito. Ang problem na lang, wala pa rin display. So, yun lang medyo malungkot-lungkot. Try natin sa ibang port. Hindi, hindi naman siya nag-stress test eh. Baka ganun lang siya. So, try natin again. So, lipat natin din sa kabila. So, mapapansin ninyo, yan sa tester natin. So, kanina, wala siyang voltage. So, ngayon, mayroon na siya. So, try natin. Power on. Tapos, sundutin natin yung ano. Ha? Shorted? Oops, nag-on. Ayan. So, meron siyang 1.3. Napansin nyo ba? Sa tester natin. So, kanina wala yan. So, ngayon, meron na siya. Pero ang problem, wala naman display. Yun yung problem natin. So, either nagka-problema yung BIOS natin again. So, yun lang. So, yung keyboard natin, naka-ano pa rin, walang numlock. Yun lang isang issue pa. Sibig sabihin, more than one error. Yun lang ang problema. Nakahang siya, guys. Maganda nito kung may numlock. So, pwede-pwede pa sana. Ang problem, walang numlock. Yun ang mahirap. So, ito, isa na ito. Para siyang madumi. Tingnan natin. Nakahang siya eh. Ito yung malungkot lang nito. Ay. Na-repaired na naman siya. Nag-graduate na to eh. Mag-graduate na. Graduate na yung mga video card na ganito.
Possible, why they toasted na. Isupply na tayo, pero wala naman tayong display. Meron na nga tayong supply sa memory. Wala naman tayong display pa. Kung BIOS, nakapress ang BIOS. BIOS chip natin to. Wala naman siyang putol na lines. Tignan natin to. Ayan. Sasubukan natin kung may supply. Puntang core. So, puntang core. Ito. Oh, meron yung kanina. Na-testing ko na pala yan. So, nakahang siya eh. Wala pag-asa. Basta detected tapos nakahang. Nabili na naman. Ito. So, ayan guys. So, continue ko lang yung nare-repair natin. So, medyo nagkamali tayo. So, nagkaroon ng failure sa ating extender. So, natanggal ko na yung BIOS guys. Natanggal ko na yung BIOS. Binalik ko na. Tapos, binalik ko na yung dati. Yung original. Ay, BIOS. Yung kanyang. Yung ano natin dito. Yung VRAM controller. Naibalik ko na sa dati. Ngayon, nagkaroon ng problem. So, tinesting ko ito dito sa PCIe natin. Ngayon, hindi rin siya nagana kasi gumagana ito eh. Ayun, nagtaka ngayon ako. Hindi na napaisip ako. So, subukan ko. Di kinawa ko ulit ngayon. Tapos, tinanggal ko ulit yung dati. Tapos, binilagay ko yung bago. So, ito nga yung pinalitan natin. Ayan. Ito guys yun. Ito na yung luma. So, nilagay ko na ulit yung ano. Kumuli ako ng bagong IC. So, nilagay ko ulit. Tapos, tinesting ko. Gumana siya guys. Ngayon, isushow ko lang sa inyo. Nagumagana talaga siya. Nagumana na. Talagang yun lang kasi. Then, doon sa una nating tester, so wala talagang supply itong coil na to. Walang supply. Ngayon, di ba, pinalitan natin. Tapos, nagkaroon siya ng supply. Ngayon, nat-testing naman tayo, walang display. Pero ngayon, guys, may display siya, guys. So, nagkaroon lang ng failure dito sa extender natin. Siguro, nagagalaw, ganyan, nagagalaw. Kaya, siguro, walang display. Pero ito, guys, ay hindi bunot kanina. Ito yung nakasalpa ka. Kasi may ilaw naman kanina eh. Pansin nyo, may init naman yung chip eh. Ngayon ko lang siya binunot kasi nag-testing. Ayan. So, actually guys, gumagana na uli dito. So, siguro, baka naalug-alug lang itong mga saksakan. Itong mga saksakan na to. Ayan, baka ito, naalug-alug lang. Kaya hindi nagko-connection. Kasi tinesting ko yung isa, ganun din eh. Ayan, ererectan na natin. Dito na tayo sa board. Ayan, para pakita ko sa inyo na may display na talaga siya. Ibig sabihin, okay rin siya. Na-repair din natin. Okay? So, yun lang yung problem talaga. Yung VRM controller dito sa dulo na to. Okay, show ko sa inyo. So, power on natin. Mabilis lang kasi wala tayong heatsink. So, pakita ko sa inyo na magdi-display siya. Ano? Ayan. So, power on. Ayan, pan-spinning. So, look lang nyo dito sa display natin. So, nag-steady yung ilaw. Ayan, guys. So, may display. Yun. So, yun ang gusto ipakita. Kasi nagkamali ako. Akala ko, siyempre, ay nakadalawa. Buti may isa tayong ginagawa na ito. Nagkaroon nga lang siya ng problema.
itong nare-refer nating isa. So medyo sayang. Pero ayan, nabili kasi ito second hand. Ngayon wala itong display, dinala sa atin. So na-repair ko na yan, pinalitan ito, tapos nitong ano na ito, pinalitan din ng resistor na 2R2 tapos isang medyo ang hirap nga nito kasi nagkaroon ng resistance yung capacitor. So kalimitan kasi shorted capacitor lang. Ito ang nangyari, resistance. Talaga pag tinister mo yung capacitor in diode mode, babawasan siya as in diode mode. Tapos kahit baliktaran mo siyang testingin, babasahin siya tayo mo. Nagkaroon ng resistance yung capacitor. Hindi siya nag-shorted. Yan, bumaba yung ano. Nagkaroon lang ng... Yeah, so nice kami natin yung may-ari. Ayan, ang problem nito. So, next. So, dito, tapos na tayo dito sa isa. Ito yung ating pinag-gine-re-repair. Okay? So, inano ko lang para kinilaro ko lang. So, this is a success repair, okay? So, ang gagawin na lang dito is cleaning na lang kasi hindi pa siya nalilinis. Ayan, hindi siya madumi pa siya. Ayan. So, mapalinis ko na lang kayo, son. Ah, son? Aka na yan. I-explain ko yan dito. Ayan. So, ito. Ang problem nito, guys. Ah, siyempre, walang display. Na ngayon, meron ng display. Nagawa na natin. The problem nito, may display na. Pero yung GPU clock niya at saka memory clock ay zero. Pero nire-read yung kanyang VRAM, yung kanyang memory, nire-read 4GB. Okay, 4GB, ano? So, 4GB. Ngayon, dahil 4GB nga siya, ngayon, nag-iisip ako, kasi ang sinabi rin naman ng customer is 4GB. Okay? Ganon din sinabi ng nagbinta sa kanya, 4GB. Ngayon, nag-iisip ako dito sa video card na to kasi GPU clock pero wala siyang error code 43 na sinasabing sira yung kanyang GPU chip. Wala din namang error sa VRAM. Ngayon nag-iisip ako. Susubukan ko siyang i-replace. Ngayon kapag sa tech power up kasi pag binasa, pwede natin basahin yung original BIOS. Ngayon eto guys, medyo napaisip ako pero hindi ko pa nagagawa. Nung in-read ko yung BIOS firmware nito guys ay ang lumabas ay pang 8GB. 8GB na video card. Pero ang declaration ng may-ari, 4GB. Ang nakikita ko rin sa program is 4GB. So ngayon, di 4GB talaga yung video card. The problem, yung nakaload na BIOS is 8GB. Ngayon, tinatanong na may-ari kung galing sa mining. Kasi naka-GPU clock zero siya eh. Naka-impixelerated niya kasi, hindi rin nagra-run. Ngayon, yun yung alamin ko kung... Ano? Kung alamin natin kung mapapagana natin o hindi. So, susubukan ko siyang i-replash ng 4GB BIOS. Susubok lang. Okay? Kung mapagana ko to. Update ko kayo later kapag napagana natin. Okay? So, wala tong video card nito. Pero, sasama natin in case na mapagana natin. Kasi, kini-cleaning pa naman yung isa. Okay? Update ko kayo later for stress test ng ating isang ginawa. So, ayun, at least nalaman ko bigla na nag-try ako nito. Dahil dito, sa video card na to. Kasi may display siya sa onboard, tinignan namin kanina. So, sinaksa ko dito sa PCI, wala din display. Nagtaka ako. Doon sa nire-repair ko, wala siyang 1.3 volts kanina. Tapos, nung pinalitan ko na IC, nagkaroon. Pero walang display. Yun pala. So, naalug-alug lang siguro to or any problem, I don't know. Pero nung in-unplug, tapos sinaksa ko, nagkaroon na uli. Ibig sabihin nga ay either misunderstanding lang dito. So, ganun talaga. Minsan ay, yun. No display pa rin. Kaya minsan, tinatry ko din dito. So, ayan. So, update ko kayo later for stress test ng isa. Okay? Just wait for a while. Hello, good morning. So, nakasalang na yung ating video card na ni-repair kahapon. So, ngayon ay umaga na. So, November 16 na ngayon. Ito siya, guys. Stress test na natin. It's working fine. So, na-stress test ko na siya ng 22 minutes. Okay naman. Okay na yung display. So, nakala ko kahapon na hindi nagawa. Ayan, temperature niya ay 69 degrees Celsius lang. So, mababa lang yung temperature. Okay na siya. So, buti nagkaroon ng try and error. So,
Hindi lang siguro natitik agad dito or salpak, ganyan. Or yung palagi nangyayari sa akin na baka naman yung payos na priest lang siya, then ilang saksak bago pa siya gumana. Yan siguro yung mga naging possibilities issue. Ah, pero ano eh, tinaray ko pala yung isang video ka dito, wala kasi siyang display. Ayan. So, yan. So, yun yung misunderstanding dun sa pagkaka-refer ko nung kahapon. Pero, so far, na-test ko naman siya. Kasi nagtataka ako, hinahanap ko talaga yung problem niya. Tinikil ko na nga siyang gawin eh. Kasi may ginagawa ako isa. Ayan. Pero na-test, nakitaan ko. Sabi, parang gumagana yata yung ginawa ko kanina. Sabi ko kahapon. Ayun, so gumagana nga. Tinry ng onboard. Nag-display siya. Ayun, nakadalang remove ko dun sa IC. Pero at least okay na siya guys. It's working fine nga video card na 2GB. Sapphire RX Pro 80 2GB. Okay na siya, working fine na. Yan. So magagamit na siya. Kaya alam ko malayo ang may-ari nito. Alam ko busy to eh. Ayan, so update na lang natin yung customer. Kung anong-ano. Kasi ang problem nito, no display. Patay yung kanyang Bicore IC. So, ang charge lang natin dito guys is 1,000. 1,000 sa labor. Then, yung pesa. Controller IC siya 500. So, bali 1,500 yung charge natin. Ayan, so okay na yung ating ni-repair na video card. So, na-stress test na natin. So, waiting na lang sa... So, may next na ano na tayo, repair. So, waiting na lang sa send sa ating customer. Okay? So, yan. So, see you on the next video. Ulit. End up po na yung ating video dito. So, sa lahat ng mga bago sa ating channel, don't forget to subscribe and comment po. Like nyo na rin kung gusto nyo, nagustuhan nyo yung video. Okay? So, see you on the next video. Bye-bye!